Jess, tumatanda na ako. Kailan mo ba ako balak sagutin? Salubong ni Nick sa dalagang si Jessa habang patungong hardin. As usual, may dala na naman itong bulaklak para sa kanya. Umupo ang dalaga, tsaka ibinaba ang hawak na laptop sa hita nito. Asa ka pong mai-inlove ako sa'yo? Hoy, hinding-hindi mangyayari yan, Nick, dahil ikakasal na ako sa kapatid mo. Mahirap pang intindihin yon? Naiiritang sambit ni Jessa sa binatang si Nick. Konting-konti na lang talaga, titirisinan niya ng buhay ang makulit na taong to. Paano ba naman kasi, may pabulaklak pa itong nalalaman. Mabuti na lang ay hindi sila nahuhuli ni Clark sa tuwing kinukulit siya nito. Dahil kapag nagkataon, paniguradong malilintikan talaga siya sa fiancé niya. Ay sus, as if naman na in love ka nun. Tignan mo nga, araw-araw siyang wala. Kung talagang mahal ka niya, dapat ikaw ang kasama niya sa halip na iba. Pambubuyo pa nito sa kanya na lalong ikinainis niya. Anong iba? Kunot noon niyang tanong dito. Pero sa halip na sumagot ay kinindatan lang siya nito. Uy, si Ate Jessa, may manliligaw pa kahit may fiancé na. Sambit naman ni Tikboy na siyang anak ng kapitbahay nila. Naroon na naman kasi ito at nakikinig sa usapan nila. Napapakamot na lang sa ulo si Jessa dahil sa dalawang nilalang sa kanyang harapan. Maganda naman kasi talaga si Ate Jessa at mabait pa. Kaya asahan mong maraming kalalakihan na mabibighani sa kanya. Bukod doon, mayaman pa. Singit naman ni Lokring na siyang bunsong kapatid ni Tikboy. That's why I'm always here, para ipadama sa kanya ang walang hanggan kong pag-ibig. Muling banat ni Nick sa dalaga. Natatawa naman ang magkapatid. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Tikboy na tila may kalokohang naiisip. What if kayo na lang dalawa ni Kuya Nick, ate? Tutal, hindi pa naman po kayo kasal ni Kuya Clark, di ba? Pwede ka pa pong maagaw ng iba. Yung lupa nga namin sa probinsya kahit may titulo na. Naaagaw pa rin ang loko-loko naming tiyuhin eh. Muling banat na Tikboy na bahagya pang tumatawa. Uy, ikaw bata ka ha? Pinagkaisahan nyo na naman ako. Makapasok nga sa loob. Baktol ni Jessa sa kausap bago pa ba lang na isinara ang pinto ng kanilang bahay. Halos araw-araw ganon ang senaryo. Kinukulit siya parati ni Nick. Hindi rin niya alam pero gusto niya ang ginagawa ng binata. Yung pangungulit nito sa kanya na talaga namang hinahanap-hanap niya. Maganda, mabait at mayaman. Katangiang taglay ni Jessa Gibbs. Maswerte sa pag-ibig, sa buhay at lalong-lalo na, maswerte siya sa mga magulang dahil suportado ng mga ito kung anuman ang nais niya. Isang kilalang businessman ang papa niya na si Joselito Jr. Gibbs at isa namang hinahangaan ang mama niyang si Helen pagdating sa larangan ng pagkanta. Subalit, mas pinili na lamang nitong tumigil upang tumulong sa negosyo nila. Para kay Jessa, wala na siyang hihilingin pa. On, are you alright? Napaangat ng mukha si Jessa nang marinig ang boses ng kasintahan. Seryoso ang mukha nito habang napatingin sa kanya. Kumunot ang noon niya dahil gusot ang suot nitong polo. Magulo rin ang buhok nito. May gera ka bang pinuntahan? Biro pa niya sa bayhila sa kanang kamay nito, paupo sa tabi niya. Umiwas agad ito ng tingin sa kanya. May inasikaso lang ako, hon. Alam mo naman, may bagong bukas na butika ang parents ko sa Pasig. Tugon ito sabay halik sa noon niya. Napatango na lamang siya habang isinandig ang ulo sa balikat nito. Kinuha niya ang phone na nakapatong sa babasaging salamin tsaka hinanap ang kamera nito. Naisip niya lang isang taon na silang magkasintahan ni Clark pero halos wala man lang silang oras sa isa't isa. Ipinwesto na niya ang phone at inayos na rin niya ang mukha tsaka ngumiti paharap sa kamera. What are you doing? Anas nito, sabay kuha ng phone niya. Tumayo ito tsaka nagtuloy-tuloy sa paghakbang patungo sa kusina. Huminga ng malalim si Jessa bago nagpa siyang tawagan ng pinsang si Mirza. Pero nakailang ring na lang ito ay hindi pa rin sinasagot ang tawag niya sa kabilang linya. I have to go, hon. Tumawag si mommy. May pinapaasikaso sa akin na importante. Bungad sa kanya ni Clark nang makalabas ito galing sa kusina. Napaawang ang labi ni Jessa nang marinig ang sinabi ng kasintahan. As usual, ganun naman lagi ang senaryo.
kaya hindi na siya magtataka kung bakit wala ito palagi kapag kailangan niya ng kausap. Alam mo, Kuya Nick, madali lang naman paibigin si Ate Jessa eh. Seryosohin mo kasi siya. Binibiro mo kasi ayun tuloy. Hindi ka pinaniniwalaan. Natatawang sambit ni Tikboy. Tumaas ng bahagya ang kilay ni Chessa nang marinig ang sinabi ng bata. Siya naman kasi ang number one topic ng mga ito sa labas ng kanilang bahay. Malawak ang hardin nila at may malaking upuan doon na gawa sa kahoy. Doon tumatambay ang mga ito sa tuwing dadalaw sa kanila. Masarap naman kasi tambay yan dahil presko ang hangin lalo na sa tuwing sasapit ang hapon. Hoy Tikboy, ang bata-bata mo pa para sa pag-ibig na yan. Mag-aral ka muna at maghanap ng matinong trabaho. Huwag kang gumaya dyan sa iba na patambay-tambay lang. Anas ni Jessa sabay sulyap sa taong pinaparinggan na walang iba kundi si Nick. Nakita niya ang pagkibot ng labi ni Nick pero nananatili itong walang imik. Tama nga naman, araw-araw ba naman siyang pinupuntahan sa bahay nila? Malamang wala itong ibang ginagawa. Sa madaling salita, tambay lang ito kahit may kaya naman sa buhay ang mga magulang nito. Alam mo ate, mas bagay nga po kayo ni Kuya Nick eh. Tsaka sigurado naman po ako na magtatrabaho rin siya kapag sinagot mo na siya. Panunodyo pa sa kanya ng bata. Napabuntong hininga na lamang si Jessa dahil sa kadaldalan ng paslit. Hindi niya alam kung bakit sa murang edad matalas na ang pananalita nito. Ays, tigil-tigilan niyo nga ako. At ikaw Nick, pwede ba magtrabaho ka muna para may maipakain ka sa asawa mo if ever na magkaroon ka niyan? Hindi puro pakyut sa akin ang ginagawa mo? Aniya sabay talikod. Kapag ba nagtatrabaho na ako, posible bang magustuhan mo na ako? Natigilan si Jessa nang marinig ang katagang iyon. Nang lingunin niya ang binata ay bakas ang gwapong mukha nito ang sinsinidad. Napalunok ng laway si Jessa at walang salitang iniwan ang dalawa sa labas ng bahay. Ikakasal na ako sa kapatid mo, Nick, kaya imposible ang sinasabi mo. Kausap ni Jessa sa sarili bago pa sa lampak na umupo sa malambot niyang kama. Inaamin niya dahil sa ginagawa ng binata ay unti-unting nabaling ang atensyon niya rito. Mas marami kasi ang oras na magkasama sila kumpara sa boyfriend niyang palaging wala. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito na hindi niya maramdaman sa fiancé niyang si Clark. Pero sa kabila niyon ay nigilan niya pa rin ang sarili dahil mali iyon. Ikakasal na sila ni Clark. Iha, kamusta na kayo ni Clark? Napapansin ko lang na madalang na siyang pumupunta rito sa bahay. May problema ba kayo? Bungad sa kanya ng mommy Helen niya. Hinawakan siya nito sa braso na parabang pinapagaan nito ang sistema niya. Wala naman ho, mom. Busy lang daw siya. Tugon niya pa. Wala siyang ideya kung totoo nga bang busy ito. Basta ang mahalaga sa kanya, hindi siya lolokohin nito. Don't worry, Iha. Nandito lang kami para sa'yo. We love you so much. Lagi mong tatandaan, hindi ka mawawala rito. Sambit naman ang kanyang ama habang nakasentro sa may dibdib nito ang hintuturo. Kumunot ang noo ni Jessa para kasing naninibago siya sa inasta ng mga magulang niya. Nagtataka man ay pinagkibit-balikat na lamang niya iyon. Sa makalipas ng mga araw ay nagtaka si Jessa dahil hindi na siya kinukulit ni Nick. Mula nang sinabihan niya ito na maghanap ng trabaho ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Dahil doon ay hindi niya naiwasang tanungin si Tikboy. Naku po ate, malamang may nahanap na yun na iba. Sagot sa kanya ng bata na siyang ikinalunok ng laway niya. Kung ano-ano ang ginagawang posisyon ni Jessa para lang makatulog pero kahit anong pikit na gawin niya, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Bumabalik pa rin sa isipan niya ang sinabi ni Tikboy kanina. Mukhang tinamaan na yata siya. Hindi maaari to Jessa. Ikakasal ka na. Sikmat niya sa sarili. Tama siya. Ikakasal na siya sa kapatid nito kaya hindi niya ito dapat saktan. Bumangon siya tsaka tinawagan ang kasintahan. Good thing dahil sinagot naman agad ito sa kabilang linya. Hon, magkita tayo bukas. Bungad niya sa kabilang linya. Okay hon, magpahinga ka na. Tumango siya kahit hindi naman nakikita yon ng kausap niya.
Marahas niyang inilapag ang phone sa maliit na desk na tanging lampara lang ang naroon. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga bago muling ipinikit ang mga mata. Tanghali na nang magising si Jess sa kinabukasan. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata bago nagpa siyang bumangon. Nagtungo na siya sa banyo upang makaligo na. Pagkatapos ay nagmamadali siyang magbihis para makipagkita sa kanyang kasintahan. Manang Celia, umalis na po ba si Mom at Dad? Aniya nang tuluyang makababa sa sala. Naabutan niyang nililinis ng mayordoma ang picture frame nila. Oo, iha. Ewan ko nga sa mga yun. Parang ang tamlay-tamlay nila kanina habang papalabas ng bahay. Para bang may dinaramdam sila? Naalarma si Jessa nang marinig ang sinabi ng ginang. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang din kumabog ng malakas ang dibdib niya. Iniling niya na lamang ang kanyang ulo. Baka naaapektuhan lang siya sa sinabi ng kasambahay nila. Kaya ganun na lang din magreklamo ang puso niya. Isang car accident ang naganap ngayon dito sa La Paz Street Highway. Kilalang businessman si Joselito Jr. Gibbs at ang asawa nitong si Helen Gibbs ang naturang sakay ng kotse. At sa kasamang palad ay binawian na sila ng buhay. Ayon pa sa nakasaksi, sumalpok ang naturang sasakyan sa isang poste. Dahilan ng maagap nilang pagkamatay. Natigilan si Jessa at dali-daling nilingon ang nakabukas na TV. Umiling-iling siya sa pagbabakasakaling mali siya nang narinig. Subalit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita sa screen ang kanyang mga magulang habang isinasakay sa ambulansya. Nanlumo si Jessa at wala sa sariling napaupo sa sahig habang napahagulgol ng iyak. Iha, ang mga magulang mo! Utal na sambit sa kanya ni Manang Celia. Wala roon ang isip niya, kundi naroon sa mga magulang niya. Nang makabawi, ay nagmamadali niyang tinahak ang daan palabas ng kanilang bahay. Pagdating niya sa morgue ay nanghihina niyang pinagmasdan ang dalawang bangkay na nasa harapan niya. Halos hindi na siya makagalaw dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lang ay binawi na sa kanya ang mga magulang niya. Halos hindi na siya makausap ng maayos dahil sa matindi niyang pinagdadaanan. Mabuti na lang din ay dinamayan siya ni Nick. Magiging maayos din ang lahat. I'm sorry kung bigla na lang ako nawala. Maidayos lang ako. Anong binata? Umiyak lang siya nang umiyak sa dibdib nito. Hon, tawag sa kanya ni Clark. Nilingon niya ito tsaka mabilis na kumalas mula sa pagkakayakap kay Nick. Sorry for your loss. Nandito lang ako para sa'yo. Anong bagong dating? Hinaplos sa plus pa nito ang malambot niyang buhok. Ah, Tol, ikaw nang bahala. Aalis lang ako. Paalam ni Nick sa dalawa. Hindi nagsalita si Jess. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak. Makaraan ang ilang minuto, matapos asikasuhi ni Clark ang lahat, ay nagpa siya na siyang dalihin sa bahay nila ang bangkay ng mga magulang. Condolence po, Ate Jessa. Halos panabay na sambit ng magkapatid na sina Tikboy at Lokring. Tumango lang si Jessa bago hinarap ang dalawang kabaong na nasa harapan niya. Hindi na naman niya mapigilan ang mga luhang gustong kumawala sa mga mata niya. Condolence, Jess. Napatingin siya sa gilid niya nang marinig ang pamilyar na tinig. Bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Nick. Sa hindi malamang dahilan ay lalong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Para bang nagpapahiwatig na kailangan niya ang presensya ng binata. Salamat, Nick. Tumulong sa pag-aasikaso sa mga bisita si Nick habang si Clark naman ay hindi na mahagilap ng mga mata ni Jessa. Marahil, abala na naman ito sa ibang mga bagay, imbis na damayan siya sa problema niya ngayon. Napapansin ko lang, bakit parating wala si Clark? Dapat nga siya ang kasakasama mo ngayon imbis na si Nick? Bungad ni Joyce sa kanya. Hindi niya sinagot ang kaibigan. Pero tama ito. Ilang linggo na rin niya itong napapansin. Ikakasal na lang sila ni Clark pero wala man lang itong oras sa kanya dahil palagi itong wala. Feeling ko talaga may kabalbalang pinagagawa ang boyfriend mo. Sorry ha, pero mabuti pa nga yung ibang tao concerned pa sa iyo eh, kaysa sa sarili mong fiancé. Dugtong pa ng kaibigan niya. Tama na nga yan, Joyce. Dinadagdagan mo lang ang problema ni Jessa. Saway naman ni Nick sa kaibigan niya.
hindi niya napansin na nasa tabi na pala ito nila. Sa panghuling araw ng lamay, at saka niya lang napapansin na nananatili sa tabi niya si Clark. Naroon din ang pinsan niyang si Mirza upang makiramay. Pero pansin niya ang kakaiba sa kilos nito sa tuwing mapapatingin ito sa fiancé niya. Nang tuluyan ng mailibing ang mga magulang niya, ay isang pa siya ang nabuo sa isip niya. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at saka nagtipa ng mensahe para sa kasintahan niya. Nang matapos, ay nagtungo siya sa kanyang silid upang magpalit ng damit. "What's wrong, hon? May problema ba?" Salubong sa kanya ni Clark nang tuluyan na siyang makapasok sa restaurant. Walang buhay niyang hinila ang silya tsaka umupo roon. Pinagsiklop niya ang dalawang kamay at marahas na bumuntong hininga. "Maghiwalay na tayo." "What the heck, Jessa? Di ako papayag, hon. Why?" Bakas sa mukha nito ang gulat. Napalunok siya ng laway. Ilang araw na rin niya itong pinag-isipan. Sa isip-isip niya, wala rin patutunguhan ang relasyon nila bilang mag-asawa kung maikasal na sila dahil parati naman itong wala, lalo na kapag kailangan niya ang presensya nito. Pakiramdam niya, nag-iisa lamang siya kapag magkasama sila. "Mag-focus muna tayo sa kanya-kanya nating buhay, Clark. Ngayong wala na mga magulang ko, dapat kong tutukan ang pamamahala sa negosyong naiwan nila at yung kumpanya. Kaya nga mas kailangan mo ko. Lalo na ngayon na wala na sila tita tito." Apila pa nito. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkadisgustong hiwalayan niya. Pero buo na ang pasya niya at hindi nito mababago ang isip niya. "I'm sorry, Clark, pero buo na ang pasya ko." Aniya sabay hubad sa suot niyang singsing. Matapos ilapag sa harap nito ay nagmamadalinan niyang tinalikuran ang binata. "Hindi ako papayag na mauuwi lang sa wala ang lahat, Jessa." Rinig niya pang sambit ng binata, pero hindi na niya iyon pinansin. Pagdating niya sa bahay, pasanampak siyang umupo sa sofa. Napalunok siya ng laway nang maalala niya ang pinagsamahan nila ng kanyang fiancé. Kahit papaano, totoong minahal niya ito, pero hindi niya rin maiwasang magdamdam dahil sa pinapakita nito sa kanya. Palagi itong wala, mas priority nito ang ibang bagay kaysa sa relasyon nila. Kaya para sa kanya, tama lang yung ginawa niyang desisyon. "Iha, kamusta ka na?" Nag-angat siya ng mukha nang marinig ang boses ni Manang Celia na nasa harapan niya. May hawak itong tasa na naglalaman ng tsaa. Nakangiti niya itong inabot dahil alam niyang para sa kanya iyon. "Salamat po, Manang." Malungkot nang umiti ang ginang tsaka tumabi ng upo sa kanya. "May ipinapatago pala sa akin ng mga magulang mo noong araw na bago pa sila na aksidente." Anang ginang sa kanya bago ito tumayo. Napakunot ng noo ang dalaga. Mukhang mahalaga nga ang bagay na sinasabi ng kasambahay nila. Huminga siya ng malalim bago sinundan ang ginang sa silid nito. "Jessa, lumabas ka riyan. Mag-usap tayo." Naudlot ang paghakbang niya nang marinig ang malakas na sigaw ni Clark sa labas ng kanilang bahay. "Iha, heto na. Manang, pakitago na lang humuna yan. Kayo na lang ho ang bahala." Hindi na niya hinintay na makasagot ang babae. Nagmamadali na niyang pinuntahan ng pinto upang harapin ang taong nagwawala sa labas ng kanyang bahay. "Hon, please. Huwag naman ganito. Ayusin natin to, Jessa. Please." "Ngayon, may oras ka na para makiusap. Pero sa tuwing kailangan ko ng karamay, palagi kang wala." Sumbat niya sa binata na ikinatigil nito. Gumalaw ang panga nito at kumuyom ang mga kamao. "Sinasabi ko naman sa iyo ang dahilan, di ba? About business yun, hon." Tugon ang binata. "Tapos na tayo, Clark. Sana, respetuhin mo na lang ang desisyon ko." Aniya bago tinalikuran ang binata. Padabog niyang isinara ang pinto at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Kumibot ang labi niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Bahagya niya itong sinilip. Napalunok siya nang makita sa screen ang pangalan ni Nick. Nagdadalawang isip pa sana siyang sagutin iyon. Sa huli, pinili niya lamang sagutin ang tawag. "Bakit ka tumawag?" Salubong niya sa kabilang linya. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga nito. "May gaganaping event sa hotel bukas ng gabi. Pupunta ka ba? Kung gusto mo, sunduin kita." "Pag-iisipan ko pa, Nick.
Iyon lang ang naging sagot niya at mabilis na niyang pinatay ang tawag. Akmang ilalapag niya ang cellphone sa kama nang muling umilaw ang screen nito. May text message na dumating. Binuksan niya iyon. Bahagyang tumaas ang isa niyang kilay nang mabungaran ang pangalan ni Clark. "I'm sorry, Jess." Marahas niyang ibinaba ang phone sa mini table tsaka pati hayang humiga sa kama. Kinabukasan, maaga palang gising na si Jessa. Inunat-unat pa niya ang kanyang braso bago tinungo ang banyo. Pagkatapos ay bumaba na siya sa kusina upang magtimpla ng gatas. Naabutan niyang nagluluto ng agahan si Manang Celia. "Iha, tumawag ang sekretarya ng daddy mo. Kailangan mo raw magpakita sa kumpanya. Dahil kung hindi, mapipilitan ang mga board pumili kung sino ang ipapalit nila bilang CEO." Mahabang litanya ng kasambahay. Napayoko si Jessa. Bata pa siya para akuin ang pagpapatakbo ng kumpanyang naiwan ng mga magulang niya. Pero hindi niya rin ito pwedeng pabayaan dahil tiyak na marami ang gustong umangkin dito. "Sige ho, Manang. Pupunta ho ako ngayon pagkatapos kumain." Tugon niya bago tinungo ang lagayan ng gatas. Matapos magtimpla ay nagpa siya siyang tumungo sa hardin. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang nasilayan niya ang dalawang makukulit na magkakapatid. "Hi ate ganda, kumusta na po kayo?" Bungad agad sa kanya ni Locrine. Ngumiti siya. "Ayos naman ako, Locrine." "Ate Jessa, bakit hindi po nagpapakita si Kuya Pogi? Siguro inaway niyo, no?" Sabat naman ni Tikboy habang hawak nito ang laroang yoyo na ipinaikot pa ang tali sa kamay nito. Umupo si Jessa sa upuang gawa sa kahoy tsaka ibinabaroon ang hawak na tasa. "Tikboy, nag-aaral ka ba ng maayos? Bakit puro laro lang ang inaatupag mo?" Pag-iiba niya sa usapan. Nang mapansin naman ng bata na lumihis na ang topic nila, ay umiling-iling ito, sabay hawak sa baba nito. "Ay susi ate, aminin mo na po, miss niyo talaga si kuya, no? Nahihiya lang po kayong sabihin." Anang Tikboy na humagalpak pa ng tawa. "Kahit naman sino, mamimiss ang kagwapuhan ni Kuya Nick." Nakangiting sambit naman ni Locrine. Napakamot na lamang sa ulo si Jessa at wala sa sariling binatukan sa ulo ang dalawang bata sa harapan niya. "Uy kayo ha, ang bata-bata niyo pa para sa walang kwentang bagay na yan. Umuwi na kayo para hindi kayo mapagalitan ng mga magulang niyo." Pagtataboy niya sa mga bata. Hindi na rin naman umalma ang mga ito hanggang sa tuluyang makapasok ng bahay. Matapos magagahan, pinuntahan ni Jessa ang kumpanya. Pagdating niya roon, kaagad nagsitabihan ang mga empleyado at sa kanya lahat nakatingin. Simpleng white polo shirt lang naman ang suot niya na pinaresa ng black trousers. "Good morning, Miss Gibbs." Bati sa kanya ng bawat empleyadong madadaanan niya. "Ang ganda talaga ng anak ni Mr. Gibbs." "Oo nga, at mabait pa." Rinig niyang bulong-bulungan ng mga babaeng nakasalubong niya. Formal niyang nginitian ang mga ito at nagtuloy-tuloy na sa pagpasok sa loob ng opisina ng yumaong ama. "Welcome to the company, Miss Gibbs. Inaasahan ko ang pagdating mo. So, nakapag-desisyon ka na ba?" Tanong sa kanya ng lalaking medyo may katandaan na. Nakasuot ito ng salamin. Sumilay ang ngiti sa labi nito bago siya niyayang umupo. "Don't worry, Iha. I'm willing to help you. To guide you para mabilis mong makuha ang lahat. I am your father's trusted person. Ako ang gagabay sa'yo rito since wala na ang parents mo." Dagdag pa nito. Napayoko si Jessa. Bigla ay natameme siya sa narinig. Nang makabawi, tumango-tango siya at nakangiting nakipagkamay sa kaharap. Maayos ang naging usapan nila ni Mr. Santi. Mabuti na lang at napapayag din ito ang ibang board members na siya ang ipapalit sa yumaong ama bilang CEO. Pinangako naman niyang gagawin niya ang lahat para magampanan ang kanyang tungkulin sa kumpanya. Nagulat pa siya dahil paglabas niya sa office ay nakita niya sa di kalayuan si Clark kasama ang pinsan niyang si Mirza. Dahil dito ay kinutuban siya ng masama. Ganun pa man ay pinagkabit-balikat na lamang niya iyon. Wala na rin naman siyang pakialam kung maghanap ito ng iba dahil hiniwalayan niya na ito.
Sure ka bang kaya mong hawakan ng malaking obligasyon sa kumpanya ninyo, Jessa? Tanong sa kanya ni Joyce. Tinawagan niya ito pagkalabas niya ng kumpanya para makipagkita sa coffee shop, malapit lang sa kumpanya niya. Huminga siya ng malalim bago tumango. Kakayanan ko, Joyce. Hindi naman pwedeng ipasara ang kumpanya dahil maraming nakaasa roon. Maraming nagtatrabaho para sa kani-kanilang pamilya. Seryoso niyang tugon. Tinapik siya nito sa balikat. Kaya mo yan, Jess. Ikaw pa, para kang si Superwoman eh. Kumindat pa ang kaibigan niya. Hindi niya sinabi sa kanyang kaibigan ang tungkol sa hiwalayan nila ni Clark. Pagsapit ng gabi, handa na si Jess sa papuntang hotel kung saan gaganapin ang event. Nakasuot siya ng red dress na hapit sa bewang niya. Nagpahid na rin siya ng light lipstick tsaka sinuot ng kwintas na pamana pa ng kanyang yumaong ina. Pagbaba niya sa sala, nagtaka pa siya dahil nakaupo na sa sofa si Clark at halatang hinihintay siya. Makahulugan siya nitong nginitian na siyang nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanya. You look different tonight, Jess. You're so beautiful. Nakangisi nitong sambit. At hindi rin ako papayag na basta-basta mo na lang ako aayawan sa kasal natin. Gagawin ko ang lahat para matuloy yun. Kausap pa ni Clark sa sarili. Why are you here? Hindi naman kasi si Clark ang in-expect niyang susundo sa kanya kundi si Nick. Para sunduin ka. Para naman may closure ang hiwalaya natin. Napag-isip-isip ko lang kasi na tama ka. Nagkulang ako sa relasyon natin at feeling ko hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Tugon ito na bahagya pang pinalungkot ang boses. Hindi alam ni Jess ang mararamdaman ng sandaling iyon. Feeling niya kasi may kakaiba sa taong kaharap niya ngayon. At para matapos na ang usapan nila, nagpa siya na lang siyang sumabay sa binata. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Jessa ang kabahan. Pakiramdam niya, may mali. Kakaiba ang tibok ng kanyang puso na para bang may masamang mangyayari. Shucks! Jessa! Kumapit ka! Mababangga tayo! Narinig niyang sigaw ni Clark dahilan upang mapatingin siya sa harapan. Huli na dahil nabangga na sila sa malaking puno ng mangga. At bago pa siya lamunin ang dilim, ay isang nakakalokong ngisi ng kung sino ang naaninag niya. Nagising si Jessa na puno ng katanungan ang kanyang isip. Para kasing sinadya ang nangyaring aksidente, lalo na nung nakita niya ang pamilyar na mukha bago siya hinimatay. Nakikiramdam siya nang mapansin niyang wala siyang kasama sa silid na iyon ay tumayo na siya para buksan sana ang pinto. Subalit, natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses sa labas ng silid. Don't worry, love. Mapapasakin din ang kumpanya. Kuyong ang mga kamao niya dahil sa narinig. Kaya bago pa man siya mahuli ng taong nasa labas, ay mabilis na siyang bumalik sa kama. Pumikit siya at nag-isip ng plano. Hindi niyo makukuha ang pagmamay-ari ko. Mariin ngunit mahina niyang sabi bago kinuha ang kanyang cellphone. Nagtipa siya ng mensahe roon, tsaka ipinadala sa kaibigan niya. Are you sure about this, Miss Gibbs? Tanong sa kanya ng doktor. Tumango siya bilang tugon. Yes, Doc. Makalipas ang 3 araw, tuluyan ang nakalabas si Jessa sa ospital. Kaagad din siyang pinuntahan ni Clark sa bahay upang kumpirmahin kung maayos lang ba siya. Mabuti naman at hindi ka napuruhan, Jess. Sa awa ng Diyos, Clark. Ikaw rin. Salamat sa Diyos at hindi ka natuluyan. Tugon niya, dahilan ng pagtikim nito. Why are you wearing glasses? Takang tanong nito sa kanya. Napalunok siya at dahan-dahang tinanggal ang suot na salamin. I'm blind, Clark. Kaya wag mo nang pangarapin na magkabalikan pa tayo. Dahil inutil na ako. What did you say? You're blind? Tumango-tango siya. Hindi niya alam kung mapapaniwala niya ba ito pero ito lang ang naisip niyang paraan upang maisagawa ang kanyang plano. Kita niya ang kakaibang titig sa kanya ng binata at sumilay ang mapaglarong ngisi sa mga labi nito. Doon pa lang ay duda na si Jessa na may mali. Lihim niyang pinaimbestigahan ang binata at ang pinsan niyang si Mirza dahil malakas ang kutob niya na planado ang nangyaring aksidente ng mga magulang niya at iyong nangyari sa kanila ni Clark. Hindi siya naniniwala na simpleng aksidente lang yon. Kaya naman, gumawa siya ng paraan upang mahuli niya kung sino ang mastermind
sa pangyayaring iyon. Kailangan pa ba yun, Jess? Sabi mo nga, narinig mo siyang may kausap sa phone at gustong kunin ang kumpanya niyo. Tama naman ang kaibigan niya. Pero sa panahon ngayon, kailangan may matibay na ebidensya ang maipakita para mapabilis ang pagproseso ng kaso. Jess, natigilan siya nang marinig ang baritonong boses sa likuran niya. Kumabog din ng malakas ang dibdib niya. Lihim siyang napangiti nang makita niyang tumabi ito sa kanya. Okay ka lang ba? Napuruhan ba yung mga mata mo? May donor na ba para dyan? Sunod-sunod itong tanong sabay hawak sa kamay niyang kasalukuyang nakapatong sa hita niya. Jess, mauna na pala ako. Nakalimutan ko, inutusan pala ako ni Mama Mamalengke. Sambit naman ni Joyce at nagpatiuna nang umalis. Huminga ng malalim si Jessa bago unti-unting tinanggal ang suot na salamin. Mangiyak-ngiyak siyang humarap sa binata na ngayon ay nagtatakang napatingin din sa kanya. Nick, I'm not. Hindi ako totoong bulag. Nagpanggap lang ako para mahuli ko ang mga taong nagtangkang pumatay sa mga magulang ko. Bakas naman sa mukha ng binata ang pagkagulat. Hindi ito nakapagsalita kaya naman niyog-yog niya ito sa balikat. Mga ako kang wala kang pagsasabihan nito, Nick. Alam kong palagi kitang sinusungitan pero kailangan ko ng tulong mo ngayon. Tuluyan ang pumatak ang luha sa mga mata niya. Okay. Tugon ni Nick, tsaka hinila siya nito para yakapin. Isiniksik niya ang mukha sa dibdib ng binata. Wala siyang pakialam kung mabasa ng luha niya o tumulo pa ang sipon niya sa damit ito. Ang mahalaga, nailabas niya ang sama ng loob at galit niya sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak. I promise, tutulungan kita. Nandito lang ako para sa'yo. Naiinis ako makita kang umiiyak. Kaya, tumahan ka na. Dagdag pa nitong sabi na lalong nagpaiyak sa kanya. Pumikit siya at dinamdam ang mga bisig nito. Ramdam niya rin ang lakas ng kabog ng dibdib ng binata. Ilang saglit pa ay wala sa sariling inangat niya ang paningin sa mukha nito na ngayon ay titig na sa kanya. Salamat. Nakangiti niyang sabi. Lahat, gagawin ko para sa'yo. Napanguso siya nang maalala ang biglaan nitong pagkawala ng ilang araw. San ka pala nagpunta? Bakit bigla ka na lang hindi dumadalaw rito? Namimiss mo ba ako? Seryosong tura ni Nick na ikinatigil niya. Wala sa sariling napatango-tango si Jessa. Ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata niya nang siilin siya nito ng halik sa labi. Naudlot lamang ang ginawa sa kanya ng binata nang tumunog ang kanyang cellphone. I have to take this call. Okay. Tipid itong tugon. Yes, Joyce? Ba't ka napatawag? Jess, may ipinasa akong video. Buksan mo yan. Anong kaibigan niya sa kabilang linya? Dali-dali naman niya itong binuksan at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita sa naturang video si Clark at ang pinsan niyang si Mirza na naghahalikan sa parking lot sa labas ng building. Excuse me, Miss Gibbs. Napalingon si Jessa sa taong nagsalita. Ito ang taong lihim niyang kinuha upang paimbestigahan si Clark dahil batid niyang may kinalaman ito sa lahat ng pangyayari. Any update, Mr. Sanchez? Salubong niya sa bisita. Umupo na ito, tsaka iniabot sa kanya ang hawak nitong brown envelope. Huminga siya ng malalim. Tinignan niya rin muna si Nick na ngayon ay seryoso lamang itong nakatingin sa hawak niya. Ayon sa tauhan ko, Miss Gibbs, si Clark ang dahilan kung bakit nabangga ang sinasakyan ng mga magulang mo. Bago pa mangyari ang aksidente, isang babae ang nakakita sa kanya. Habang meron siyang kinakalikot sa ilalim ng sasakyan doon mismo, kung saan nakagarahe ang kotse. Naikuyom ni Nick ang mga kamao dahil sa narinig, habang si Jessa naman ay mababakas sa mukha niya ang galit. Pero hanggang walang video o mas matibay na ebidensya, wala pa rin tayong laban sa kanya. Kailangan pa rin nating dumaan sa tamang proseso. Tugon ni Jessa sa private investigator. Okay, gagawin ko ho ang lahat, Miss Gibbs. Tumayo na ang lalaki pagkatapos ay nagpaalam ng umalis. I didn't expect na pera lang ang habol ni Clark sa pamilya ko, Nick. Ganid siya. Dahil kung hindi, may kaya naman kayo sa buhay pero bakit pati pagmamayari ng mga magulang ko ay gusto niyang angkinin? Hinilamos ni Nick ang kanyang mukha. Mariing naglapat ang mga labi niya at nagtagis ang bagang.
Kapatid mo ba talaga ang walang hiyang yon, Nick? Bakit nasa loob ang kolonya? Akala ko pa naman totoong mahal niya ako pero hindi pala. Kayamanan lang pala ang habol niya. I'm sorry, Jess. Hindi ko alam na ganun pala kalala ang kapatid ko. Tugon ito sa kanya. Nilapitan siya nito, tsaka ni Yakap. Nagpaalam na rin naman si Nick kalaunan. Matapos isuot ni Jessa ang itim na salamin, ay kinuha niya ang kanyang tungkod. Nagpasya siyang pumunta sa kumpanya para kausapin si Mr. Santi. Are you serious about this, Iha? Yeah, Mr. Santi. Alam kong hindi ka kagaya nila at pinagkakatiwalaan ka rin ng daddy ko. Kaya ikaw na muna ang bahala sa kumpanya habang hinahanapan ko pa ng solusyon ang personal kong problema. Tugon ang dalaga sa kausap. Ngumiti naman ito, tsaka tumango-tango. Matapos ang usapan, ay nagpasya na siyang umuwi. Habang naglalakad, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa mga taong madaanan niya. Merong mapanuri ang mga tingin sa kanya. Meron namang naaawa at meron ding lihim na natatawa. Pero sa halip na pansinin, ay nagmamadali na lamang niyang tinungo ang kanyang sasakyan. Bakit hindi mo pa ako pakasalan, Clark? Sabi mo, ako yung mahal mo at hindi ang inutil kong pinsan. Maghintay ka lang kasi mahal. May inaasikaso lang ako. Mga katagang naririnig ni Jessa habang unti-unting binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Hindi muna siya pumasok sa loob. Nakikiramdam pa siya hanggang sa makita niyang naghahalikan ang mga ito sa loob ng sasakyan. Mga baboy kayo. Patagal niyo na pala akong iniiputan sa ulo. Mga hayop kayo. Nanggagalaiti niyang sabi bago pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Kukunan niya sana ng video ang dalawa, pero mabilis na isara ni Clark ang pinto ng kotse nito. Maingat niyang ipinarada ang sasakyan nang makarating siya sa bahay. Napangiti siya nang makita ang dalawang bata sa may hardin nila habang naglalaro ng tumbang preso. Kahit sobrang stress niya, nawawala naman yon sa tuwing makikita niya ang dalawang makukulit na magkapatid. Uy ate, bakit may dala kang tungkod? Sumasakit na po ba ang tuhod niyo? Tanong sa kanya ni Lucring nang tuluyan na siyang makalapit. Oo nga po ate, may arthritis ka po ba? Eh ang bata-bata niyo pa po para magkaroon ng ganyang sakit. Segunda naman ni Tikboy. Naiiling na napatingin si Jessa sa magkapatid. Hindi ganun yon mga bata. Basta, mahirap ipaliwanag. Tugon na lang niya tsaka niyaya ang mga ito na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Manang Celia, pakihanda naman ho ng makakain ng mga bata. Mahinang utos ni Jessa sa kasambahay. Tumalima naman agad ito. Bukas na pala babalik dito sa SLE ha. Nagkasakit daw kasi ang kapatid niya, kaya natagalan din siya roon sa probinsya. Ayos lang ho manang. Saad niya bago tinabihan ng upo ang dalawang bata. Ate ganda, bakit din kayo laging nakasuot ng salamin? May diferensya na rin po ba yung mga mata niyo? Kunot noong tanong muli sa kanya ni Lucring. Oo nga po ate, nabulag po ba kayo? Segunda naman ni Tikboy. Naalarma siya nang makitang papalapit sa kinaroroonan nila si Clark, kasama ang pinsan niyang si Mirza. Wala siyang ideya kung bakit nagawa pa rin ng mga ito na magpakita sa kanya. Gayong niloloko lang naman siya ng dalawa. Oo kids, nasira ang mga mata ko nung naaksidente kami ni Kuya Clark niyo. Tugon niya. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ng dalawang taong paparating, lalo pa at nasa harapanan niya ang mga ito. Sumama ang tingin niya sa kanyang pinsan nang mapansin niya ang pagngisi nito habang nakatingin sa kanya. Akala siguro nito, hindi niya ito nakikita. Hello, Insan. Kamusta ka na? Napangiwi pa ito matapos sabihin ang katagang iyon. Ayos lang naman ako. Walang buhay niyang sagot bago kinapa ang kubyertos sa harapan niya. Jessa? Since parehas naman tayong walang mga magulang, what if dito na ako titira sa inyo para naman magkasama tayo? Maya-maya ay untag sa kanya ni Mirza. Bahagya siyang natigilan dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin sa kanya ng pinsan niya. Marahas siyang bumuntong hininga bago umiling-iling. Mas mabuting sa inyo ka nalang tumira, Mirza. Sayang din naman yung bahay ninyo. Wala siyang pakialam kung magagalit ito sa kanya.
hindi niya rin kayang pakisamahan ang taong lihim siyang sinasaksak ng patalikod. Oo nga, Mercer. Sayang yung bahay kung walang nakatira. Tugon naman ni Clark. Kitang-kita ng dalawang mata ni Jessa kung paano hawakan ni Clark ang bewang ni Mercer. Kaya naman, sumilay ang ngisi sa kanyang labi bago unti-unting tinanggal ang suot niyang salamin. Tapos na ang pagpapanggap niya para sa mga taong nanloko sa kanya. Huwag na tayong maglokohan dito, Clark. Gusto mo lang naman akong pakasalan para makuha ang yaman na meron kami, di ba? Hindi mo ako minahal. Nagpanggap ka lang para maisahan mo kami ng pamilya ko. Nanginginig siya sa galit tsaka dinuro-duro ang mga ito. Tinignan niya rin ang dalawang bata tsaka sinenyasan na lumabas muna. Maagap naman kumilos ang dalawa. At ikaw, Mercer, pinsan ba talaga kita? Mang-aagaw ka? At kasing kapal pa ng bakal yung pagmumukha mo? All this time, iniputan niyo lang pala ako sa ulo. Patuloy niya pa. Hindi na nakapagtimpi pa si Jessa ng sandaling iyon. Hinagis niya ang suot na salamin tsaka iniisa-isang sampalin ang dalawang manluloko sa harap niya. Hindi ka totoong bulag? Nililin lang mo lang kami? Pinaniwala mo kaming nabulag ka? Gulat na tanong ni Clark. Oo, Clark. Dahil iyon lang ang tanging paraan para malaman ko ang totoo. Katotohanan, ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng mga magulang. Ang sama-sama mo, Clark! Kaya ang dapat sa'yo, mabulok sa bilangguan! Wala kang ebidensya, Jessa. Kaya huwag kang mambintang. Sigaw naman ni Clark. Galit na galit ito. Nagtagis ang mga bagang nito at gumagalaw pa ang panga habang nakipagtagisan ng tingin sa kanya. Meron, Clark. At sisiguraduhin ko sa'yong babagsak ka kasama ang malandi kong pinsan. Taas kilay na sambit niya tsaka inirapan ang pinsan niyang tila naiinis na sa galit. How dare you, Jessa? Akala mo naman kung sino kang malinis? Nakikipaglandian ka rin naman sa kapatid ni Clark, di ba? Sikmat sa kanya ni Mercer. Nagpantig ang tenga niya sa narinig. Oo, nilalapitan siya ni Nick. Kinukulit siya nito pero hindi ibig sabihin niyon ay lumalandi siya habang sila pa ni Clark. Kung nakikipaghalikan man siya sa binata, iyon ay tapos na sila ni Clark. Wow! Talaga namang may kasabihan tayo, ano? Kung sino pa yung nang-aagaw, siya pa itong nagkukunwaring pa-victim. Isaksak mo sa baga mo yung ex-fiancé ko. Total, parehas naman kayong manloloko. Di ako papayag, Jessa. Muling sigaw sa kanya ni Clark, pero tila namanhid na ang buong katawan niya. By the way, kami na nga pala ng kapatid mo. Nakangisi niyang sabi na lalong ikinagalit ni Clark. Ayaw man niyang sabihin iyon, pero alam niyang yun lang ang tanging paraan para tigilan na siya ni Clark. Eh di inamin mo na rin na mas makati ka pa kaysa sa akin. Ani Mercer habang nakahalokip-kip. Matamis niyang nginitian ang pinsang hilaw, tsaka muling sinampal sa kabilang pisngi. Lumalandi ba ka mo? Oo, lumalandi na akong lumalandi. Kung yan ang tingin mo, bahala kang paniwalaan niyang kasinungalingan mo. Pero sinisigurado kong wala akong ibang lalaki. At least, hiwalay na kami ni Clark bago ako lumandi sa iba. Eh ikaw, mas makati ka pa nga sa gabi eh. Kung sino-sinong lalaki ang pinapatulan mo. Patawarin na siya ng Diyos dahil sa mga nasabi niya. Nadala lang naman talaga siya ng emosyon. Alam niyang sumusobra na siya, pero ng mga oras na iyon ay hindi na talaga siya nakapagpigil pa. Pakiramdam niya, nauubos na ang kanyang pasensya dahil sa mga ito. Alam niya rin na kasalanan ang ginawa niyang pagpapanggap na bulag siya. Pero hindi siya nagsisising. Sinabi niyang sila na ni Nick sa harapan ng ex-fiancé niya dahil yun naman talaga ang nararamdaman niya ngayon. Pinigilan niya lang ang sarili noon dahil kinakailangan pa niyang linawin ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Dahil sa sinabi niya, nilapitan siya nito, tsaka akma na sanang hahawakan ang braso ng umawat si Manang Celia. Umalis na kayo rito, Clark, kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis! Singit naman ni Manang Celia. Galit na ibinalibag naman ni Clark ang pinto ng kanyang kotse nang tuluyan ang makapasok sa loob. Look, love, pinapalit ka niya sa kapatid mo pa talaga? Shut up, Merce. Nag-iisip ako. Singhal niya sa kausap. Natahimik naman ito at padabog na kinuha ang cellphone sa sling bag nito. How dare you, Nick?
Anas ni Clark bago pinapatakbo nang mabilis ang sasakyan. Pagdating ni Clark sa bahay, pabalandra niyang isinara ang pinto tsaka hinahanap ang kanyang kapatid. Galit na galit siya habang sinisigaw ang pangalan ni Nick. Lumabas ka, Nick! Magtutukos tayo! Sigaw niya habang nagpalingalinga sa buong paligid. Love, mag-relax ka nga. Paano kung malaman ng mga magulang mo ang pinagagawa mo? Saway sa kanya ni Mirza. Pero sa halip na makinig, ay iwinaksi lamang niya ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Hindi rin naman nagtagal, lumabas sa silid nito ang taong hinahanap niya. Blanko ang mukha nito habang nakatingin sa kanya ng diretso. May problema ba? Kaswal nitong tanong na lalo niyang ikinainis. How dare you! You stole my girlfriend! Girlfriend? Kailan ka pa nagpapaka-boyfriend sa girlfriend na sinasabi mo, kuya? Alam naman natin na yaman lang nila ang habol mo, di ba? Ganid ka, kuya. Alam mo ba yun? Magsitigil kayo! Hindi na kayo nahiya! Saway sa kanila ng kanilang ama, nakalalabas lang galing sa silid nito. Yung magaling niyo kasing anak, dad. Inagaw sa akin ang girlfriend ko. Hindi totoo yan, kuya. Huwag mong ibintang sa akin ang ginagawa mong panluloko sa kanya. Dahil ikaw ang nagloko. Sigaw naman ni Nick sa kanya. Malalaman ko lang na may pinagagawa kayong ikakasira ng negosyo natin. Malilintikan kayo sa akin. Kaya ngayon pa lang, binabalaan ko na kayong dalawa. Itigil niyo yan kung ayaw ninyong magalit ako sa inyo. Banta ng ama nila. Hindi na nakaimik pa si Clark hanggang sa nagpa siya na lamang siyang pumasok sa kanyang silid kasama si Mirza. Totoo ba yung sinabi mo na tayo na? Nabigla si Jessa sa narinig kaya naman hindi sinasadyang nabitawan niya ang hawak na baso dahilan upang mabasag ito. Nasa kusina siya ng mga oras na yon habang umiinom ng kape nang bigla na lang sumusulpot sa harapan niya si Nick. Hey, huwag mong pulutin yan ah. Baka magkasugat ka. Ako nang bahala. Presenta pa ni Nick. Nagpalingalinga ang binata para maghanap ng panlinis sa mga bubog. Nang malingunan nito ang walis at dustpan, ay nagmamadali nitong nilapitan. Habang siya naman, napaatras at tahimik na pinapanood lang ang binata. Iha, aalis muna ako papuntang palengke. Naubusan na kasi tayo ng magagamit dito sa kusina, kaya kailangan ko nang mamili. Paalam sa kanya ni Manang Celia. Tumango siya bilang tugon. Nang tignan niya si Nick, ay nakangiti na itong nakatitig sa kanya. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway nang unti-unti itong humakbang palapit sa kinatatayuan niya. Itinabi muna nito sa gilid ang nakuhang bubog tsaka siya matamang tinitigan. Sagutin mo yung tanong ko, Jess. Totoo ba yun? Saan mo naman nalaman yan? Kunot noon niyang tanong. Napansin niya ang pagkibot ng labi nito pero hindi ito nagbitiw ng salita. Sa amin po, Ate Ganda. Aksidente po naming narinig nung sinabi niyo pong kayo na po ni Kuya Pogi sa harap ni Kuya Clarky. Natatawang sambit ni Lokring. Napabuga na lamang siya ng hangin sa kawalan bago hinarap ang bata. Botong-boto talaga kayo sa Kuya Nick niyo, no? Paano ko naman matatanggihan ang makukulit na batang kagaya ninyo? Oo na, tama yung narinig ninyo. Nakangiti niyang sabi bago dahan-dahang tinignan ang binata. Bakas naman sa mukha ni Nick ang saya ng marinig ang naging sagot ng dalaga sa tanong niya. Finally! Thank you, Jess! Bulalas ni Nick sa bayakap sa dalaga. Yehey! Kailan po ang kasal? Ako po ang abay ate, ha? Masayang sambit ni Lokring. Basta ako! Ayos na sa akin ang magkatuluyan kayo, Ate Ganda! Sabat naman ni Tikboy na kumikindat pa. Napapatango na lamang ang dalaga dahil sa kakulitan ng mga bata. Tao po, Jessa, nandyan ba mga anak ko? Patay! Lokring, si Mama yun! Tiyak, mapapagalitan na naman tayo nito! Nakakamot na wika ni Tikboy bago kumaripas ng takbo palabas ng kusina. Nakasunod din naman agad ang kapatid nito. Ayos, mga bata talaga ang kukulit! Nakangiting sambit ni Jessa habang sinusundan ng tingin ang dalawang magkapatid. Salamat, Nick. Maya-maya ay untag ni Jessa sa binata. Tumango ito tsaka siya hinapit sa bewang. Maliit na bagay, Jess. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Dahil sa kabila ng pang-aasar na ginagawa ko sa iyo, nagawa mo pa rin akong mahalin.
Madamdaming saad sa kanya ni Nick. Sa pagkakataong iyon, ay seryoso na siya nitong tinitigan sa mga mata. Alam mo bang, minahal na kita bago pa naging kayo ni Kuya? Pero wala akong lakas ng loob na umamin sa tunay kong nararamdaman dahil naduduwag ako. Komento nito. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ni Jessa at mabilis na sinakop ang mga labi ng binata. Wala siyang pakialam kung siya na ang gumawa ng unang hakbang. Mahalaga, pinaramdam nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. What are you waiting for, Miss Gibbs? Sampahan mo na ng kaso ang lalaking yon para magtanda. Bungad sa kanya ni Mr. Santi nang makapasok siya ng tuluyan sa office nito. Personal siyang tinawagan ng lalaki kanina dahil may mahalaga raw itong ipapakita sa kanya. Kung saan ay kitang-kita niya sa video na kinakausap ni Clark si Mr. Santi tungkol sa kumpanya. Inaalok siya nito ng malaking halaga kapalit ang pananahimik nito. Mabuti na lang at matalino ako sa kanya. Akala niya siguro makukuha na lang niya ng basta-basta ang kumpanyang to. Naiiling pa na sambit ni Mr. Santi. Walang sinayang na oras si Jessa. Kaagad niyang tinawagan ang kilalang pulis upang ipaaresto ang dalawang taong tumatraidor sa kanya. What the heck, Jessa? Di mo pwedeng gawin sa akin to! Singhal ni Clark kay Jessa nang maabutan niya itong nagmamadaling nag-impake. Marahil alam na nito na aarestohin ito kaya binalak sana nitong umalis. Subalit bigo ito dahil naabutan ito ng mga pulis. Nagawa ko na nga, Clark, di ba? Jess, hindi naman ako kasali sa mga plano ni Clark eh. Siya lang ang nagplano ng lahat ng yon. Huwag mo naman akong ipakulong oh. Pagmamakaawa sa kanya ni Mirza. Napalunok siya ng laway nang makita ang paglandas ng luha sa pisngi ng kanyang pinsan. Pero hindi niya pwedeng palampasin na lang ang ginawa nito sa kanya. Lalo pa at nakita niya ito nung naaksidente silang dalawa ni Clark. Bago pa man siya nawalan ng malay. Kaya duda na siyang may kinalaman din ito sa nangyari. Sinong inuuto mo, Mirza? Kaya ka nga siguro iniwan ng mga magulang mo dahil dyan sa pangit mong pag-uugali. Alam niyang masakit marinig yung sinabi niya. Pero iyon lang tanging paraan para magising sa katotohanan ang pinsan niya. Huwag mong itamay rito ang mga magulang ko, Jessa! Bakit hindi? Totoo naman, di ba? Iniwan ka nila dahil dyan sa ugali mong bulok. Nagtataka nga ako kung sina tito at tita ba talaga ang mga magulang mo. Kasi ang layo-layo ng pag-uugali nila kaysa sayo eh. Maktol niya sa kanyang pinsan na ngayon ay halos umuusok na ang ilong dahil sa galit. Ikulong niyo na mga yan! Napalingon si Jessa sa likuran niya nang marinig ang boses ni Nick. Napalunok siya ng laway nang dumiretso ang binata sa tabi niya. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Jessa, please, listen to me. Don't do this to me. Promise, magbabago na ako. Usal ni Mirza habang umiiyak. Hindi nagpadala sa emosyon niya si Jessa dahil alam ng dalawa na mabilis siyang palambutin. Kaya nga siya naloko dahil sa kabaitan niya. Kaya tumalikod na lamang siya upang hindi na niya marinig pa ang bagong kasinungalingan ng dalawa. I'm so sorry, Jess. Sana mapatawad mo kami. Narinig niyang sabi ni Clark. Huminto siya sa paghakbang habang hindi siya lumingon. Pinunasan niya ang isang butel na naglandas sa kanyang pisngi bago tuluyang iwan ang mga ito. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay hindi namamalayan ni Jessa na lumalim ng lumalim ang pagmamahal niya sa binata. Inaalagaan at pinapasaya naman siya ni Nick. Kahit pareho na silang abala sa kani-kanilang mga negosyo, ay nabibigyan pa rin nila ng oras ang bawat isa. I'm hungry. Pwede ba kitang kainin? Namilog ang mga mata ni Jessa nang marinig ang katagang iyon mula sa kanyang kasintahan. Nakatayo mula sa bukana ng pinto si Nick habang nangaakit itong nakatingin sa kanya. Talagang nagawa mo pang magbiro sa lagay na yan, ha? But I want to eat you. Nick, bibig mo! Sita niya sa binata at saka mabilis nilapitan. Tinakpan niya ang bibig nito sa takot na marinig ito ni Manang Celia. Kailan ba kasi kayo magpapakasal, iha? Sabik na sabik na yung magsama kayo. Sabat ni Manang Celia na siyang ikinatigil niya. Wala sa sariling napakamot siya sa ulo at saka
Pinanlakihan ng mga mata ang binatang kaharap. Pilyo ka talaga kahit kailan. Mariin niyang bulong dito tsaka palihim na kinurot sa tagiliran ang lalaki. Love you. Ganting bulong ni Nick sa kanya. Kumindat pa ito na siyang dahilan ng paglunok niya ng laway. Ayos, manang. Siya lang naman kasi ang hinihintay ko eh. Kaso, parang may balak pa yatang maghanap. Ouch! FYI, Mr. Vegan, ikaw lang ang mahal ko, no? Busy lang talaga ako sa kumpanya, lalo na ngayon na tumataas ang sales ng new release naming products. Maraming nakaatang na trabaho sa akin doon. Tugo naman niya. O siya, kumain na kayo sa kusina. Pupuntahan ko lang sa SL Sardin. Nakangiting sambit ni Manang Celia bago sila iniwan. Naiiling na sinundan na lamang ni Jessa ng tingin ang matanda. Kalaunan ay bahagya siyang lumayo sa kasintahan na ngayon ay walang tigil sa pagngiti. I understand, Jessa. Paghihintay ako. Hinila siya ng binata at saka ikinulong sa mga bisig nito. Are you sure, Mr. Santi? Yeah. Matanda na ako. Kaya kailangan ko ng alagaan ang kalusugan ko. Sagot naman ng matanda, nag-resign na kasi ito sa trabaho. Gustuhin man niyang pigilan ito, pero wala na siyang magagawa dahil may katandaan na rin talaga ito. Kailan kayo magpapakasal? Para mabigyan niyo na kami ng apo. Nick, tumatanda na kami. Hindi bumabata. Kaya bilis-bilisan niyo naman ang kilos. Tila nababagot na salubong sa kanila ng ina ni Nick nang makapasok sila sa loob ng bahay ng mga ito. Napayuko si Jessa tsaka nilaro-laro ang mga hintuturo. Mom, don't pressure her. Di naman po kami nagmamadali eh. Sobrang busy lang talaga. Sige ho. Kayo na ang bahala. Nakangiti niyang sambit. Ipinaubaya na nga ni Jessa ang lahat sa ina ni Nick. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan ang naganap ang kasal nila. Nagpasalamat si Jessa sa mga magulang ni Nick dahil itinuturing siyang parang tunay na anak. Makalipas ang 2 taon, nagdesisyon si Jessa na palayain ang 2 sa kulungan. Hindi man madali para sa kanya ang ginawa ng mga ito, pero minabuti na lamang niyang kalimutan ang lahat. Mapapanatag lang din siya kung tuluyan na niyang burahin sa puso niya ang galit. Minabuti niyang patawarin na lamang sina Clark at Mirza, kahit sobrang laki ng kasalanan ng binata sa kanya. Nick, may sasabihin akong importante sa'yo. Nag-angat ng mukha si Nick nang marinig ang boses ng kanyang ama. Nasa sala sila ng mga oras na iyon habang kaharap ang laptop niya. Sinadya niyang puntahan ng mga magulang niya sa bahay ng asawa niya dahil may kailangan daw siyang malaman. Seryosong nakatingin sa kanya ang ama niya. Nagpalingalinga muna siya sa paligid. Hinahanap ng mga mata niya si Jessa pero hindi niya ito makita. Nasa kusina siya kasama ang mommy mo. Why, Dad? Anything wrong? Tinignan niya ang kanyang ama. Lumunok muna ito ng laway bago nagsimulang magsalita. Hindi namin agad sinabi sa'yo dahil akala namin yun ang tama. Pero habang tumatagal ay nakukonsensya kami, iho. Lalo na nung hindi na kayo nagkakasundong 2. I'm sorry. Huminga siya ng malalim bago isinara ang laptop. Alam na ba ito ni Clark, Dad? Yeah, matagal na niyang alam, iho. So, ako lang pala tong nagmumukhang tanga? Unbelievable, Dad. Ako yung tunay niyong anak tas sa akin yung paililihim? Marahas na napabuntong hininga ang ama niya nang marinig ang bahagya niyang pagtaas ng boses. I'm sorry, dude. Mabilis siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Clark. Lumipat ito sa kinaroroonan nila at nakayokong umupo. Sinamaan niya ito ng tingin. Naiinis siya dahil sa nalaman ngayon. Pakiramdam niya, pinagkaisahan siya ng kanyang mga magulang. Siya itong tunay na anak ta siya pa yung walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kaya pala ganid ka, Clark, dahil hindi naman pala talaga tayo magkapatid. Hindi niya mapigilan ang sariling sabihin ang katagang yon, pero huli na, nasabi na niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko sa buhay, Nick. At handa akong magpakumbaba kung kinakailangan. Marami akong natututunan nung nasa kulungan ako. Handa akong itama ang mga pagkakamaling yun, Nick. Sinseridad nitong tugon. Yumuko ito at unti-unting lumuhod sa harapan niya. Napalunok siya ng laway.
Bigla ay nakaramdam siya ng awa rito. Pero hindi niya iyon ipinapahalata. Tumayo ka riyan. Hindi ako santo. Maktal niya rito sabay tayo. Nagmamadali siyang pumasok sa kusina para uminom ng tubig. Kunot noon naman siyang tinapunan ng tingin ni Jessa. Bakit ka na kasi mangot? May problema ba? Mom, hanggang kailan niyo balak ilihim sa akin na? Hindi kami tunay na magkapatid ni Kuya Clark. Hinila niya ang bakanteng silya tsaka umupo paharap sa kanyang ina. Ang totoo, hindi naman talaga siya galit sa mga magulang niya. Nakaramdam lang siya ng inis at tampo dahil naglihim ang mga ito sa kanya. Ngayon niya napag-isip-isip ang lahat. Kaya pala, malayong malayo ang pag-uugali nila ni Clark dahil hindi naman pala sila tunay na magkapatid. I'm sorry, iho. Hindi naman namin ginusto na maglihim sa'yo lalo na ng ganito katagal. Hindi lang talaga namin alam kung saan kami magsisimula. Sambit ng kanyang ina. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa kanila si Jessa na litong-lito sa revelasyong nasaksihan. Ampun lang ho pala si Clark, Mommy. Sino ang tunay niyang mga magulang? Sabat naman ni Jessa. Marahas na napabuntong hininga si Nick bago nilagok ang laman ng baso. Naghihintay siya ng sagot mula sa kanyang ina. Hindi namin alam, iha. Basta natagpuan namin siya sa gilid ng daan na walang malay. Mula nun, nagdesisyon na kaming ampunin siya. Nang panahong din yun, ay 2 buwan na pala akong buntis kay Nick. Mahabang paliwanag ng kanyang ina. Natahimik si Nick. Napatingin siya sa harapan nang makitang papalapit sa kinaroroonan niya nila, si Clark at ang daddy niya. Matapos ipaliwanag sa kanya ang lahat, unti-unti rin niyang naiintindihan ang mga pangyayari. Wala na rin siyang magagawa kahit magalit pa siya sa mga iyon dahil nangyari na ang lahat. Para sa kanya, tanggapin na lang niya iyon upang matahimik at mapanatag ang loob niya. Wow naman! Kambal agad ang nabuo niyo, friend! Basta, ninang ako sa mga yan, ha? Masiglang sambit ni Joyce habang hinahaplos-haplos pa ang tiyan ni Jessa. Nasa loob sila ng clinic upang ipatingin ang kalagayan niya. Madalas kasi siyang nahihilo nitong nakaraan, kaya minabuti na niyang magpatingin sa OB. Mag-asawa ka na rin kaya para hindi ka na mainggit dyan? Sikmat niya sa excited na kaibigan. Hi friend! Ayaw ko na muna humabol. Sa mahal ba naman ang mga bilihin ngayon? Diyos ko! Maghihintay na lang ako kapag bumaba na ang presyo ng bigas at ulam. Tsaka, hindi naman kasi kami kasinyaman ninyo. Kailangan ko pang pag-isipan ang bagay na yan. Nakadikwatro nitong sambit. Hindi na lamang siya umapila pa. Alam naman kasi niyang wala pa sa bokabularyo nito ang pag-aasawa. Ni hindi nga ito nag-open up sa kanya kung may boyfriend na ba ito. Oo na. Taas kilay niyang sagot. Sa paglipas ng mga buwan, ay palaki na ng palaki ang kanyang tiyan. Hindi naman siya nahihirapang magbuntis dahil wala naman siyang pinaglilihian na pagkain. Lahat ng pagkain ay pasado sa panlasa niya. Hanggang sa tuluyan na siyang manganak. Mama, can I play outside po with Kuya Tikboy at Ate Lucrine? Bito, Mama! Napatango-tango na lamang si Jessa dahil sa kakulitan ng mga anak. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga ito na kasalukuyang nakikipaglaro kina Tikboy at Lucrine sa labas ng kanilang hardin. Naaalala niya pa kung paano niya kalmutin sa mukha si Nick nung naglabor siya. Kung kailan kasi papalabas na ang ipinagbubuntis niya, tsaka naman siya naging tigres asawa niya. Hindi nga siya nahihirapang magbuntis, pero halos ikamatay naman niya ang pagpapalabas sa kambal. Ganun pa man, laking pasasalamat niya dahil lumaking malusog at mabait ang mga anak niya. Mag-ingat kayo mga anak! Sigaw niya sa mga ito habang nagtatakbuhan sa labas. Kami na po ang bahala sa kanila, Ate Ganda! Ani Tikboy sabay kindat sa kanya. Naiiling na lamang si Jessa habang muling ibinalik sa harap ng laptop ang atensyon niya. Kumunot ang noon niya nang makatanggap siya ng mensahe galing sa pinsang si Mirza. Next month daw ang uwi nito galing States kasama ang asawa nitong Kano. Simula kasi nang makalabas ito sa kulungan ay nakipaghiwalay rin ito kay Clark at ipinasyang manirahan sa States upang makapagbagong buhay roon. Habang si Clark naman
ay mas piniling sa Canada na manirahan. Are you okay? Nag-angat siya ng mukha nang marinig ang malaking boses ng kanyang asawa. Hinila nito ang isang silya tsaka tumabi sa kanya ng upo. 5 years na rin sina Luke at Caleb. Wala ka bang balak dagdagan sila kahit isang babae? Natampal niya ang asawa dahil sa sinabi nito. Manahimik ka nga, Nick. Gusto mong makalmot na naman sa mukha? Tignan mo nga yung peklat's pisngi mo. Irritableng sagot ni Jessa sa asawa. Ilang beses na rin kasi siya nitong kinukulit na nais nitong magkaanak sila ng babae. Pero siya ang ayaw pumayag. Hindi dahil sa ayaw na niyang magkaanak, pero wala pa siyang balak sundan ang kambal. Mabubuntis ka rin yan, mahal. Wala ka namang ginagamit na family planning, di ba? Umismid siya. Nag-pills ako, Nick. Tigilan mo na kasi yan, para may prinsesa na tayo. Tugon pa nito tsaka siya hinalikan sa pisngi. Marahas siyang bumuntong hininga bago hinarap ang lalaki. Okay, sige. Pagbibigyan kita sa gusto mo, pero sa isang kondisyon, pilyon niyang sambit sa asawa. Kumunot naman ng bahagya ang noon nito. What's that? Ikaw ang magbubuntis. Parang hindi mo naman alam na halos ikamatay ko na nung pinanganak ko si Luke at Caleb. Nakasimangot niyang saad. Natigilan naman ito at hinahaplos-haplos ang malambot niyang buhok. I understand, bahal. Pero sabi naman ni Mom, hindi porket nahihirapan kang manganak sa first baby, eh ganun din sa pangalawa. Paliwanag pa nito. Talagang desidido itong magkaanak pa sila ng babae. Para matapos na ang pangungulit nito sa kanya, ay tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Okay, mahal. Pero kung lalaki pa rin, huwag ka na maghanap ng babae. Makontento na lang tayo kung anong ibigay sa atin ng Panginoon. Mahinahon niyang sabi bago hinaplos ang mukha ng asawa. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ang asawang kasalukuyang nakahiga sa paan niya. Bigla niya kasing namimiss ang mga banat nito sa kanya nung dalagat binata pa silang dalawa. Namimiss ko yung pangungulit mo sa akin noon, Nick. Pati yung mga banat mong corny ay hinahanap-hanap ko pa rin. Natatawa niyang saad sa asawa. Huminga siya ng malalim bago pinagsiklop ang mga kamay nilang dalawa. Ngayon kasi, formal na tayong nag-uusap. Dati para tayong asat pusa. Dagdag niya pa. Basta, kahit anong mangyari, kayo ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Sinseridad niyang wika sa kanyang asawa. Mama, ano po itong nakalagay sa box? Mabilis nilingon ni Jessa ang maliit na tinig mula sa kanyang likuran. Napalunok siya ng hawak-hawak ni Caleb ang lumang box na may mga alikabok pa. Iniwan sa kanya ng mga magulang niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya binubuksan. Binigay sa kanya iyon ni Manang Celia matapos silang ikasal ni Nick. Nakaramdam kasi siya ng takot sa tuwing binabalak niya itong galawin. Subalit hindi naman niya ito magagawa dahil pinangunahan nga siya ng takot. Mahal, baka panahon na para buksan mo na yan. Ilang taon nang nakatago ang lumang box na yan sa kwarto natin. Kunot noong komento sa kanya ni Nick na ngayon ay maayos nang nakaupo sa tabi niya. Pumikit siya tsaka unti-unting tumango. Hindi pa naman niya nahawakan ang susi ng nasabing box ay nanginginig na ang kamay niya sa pinaghalong kaba at takot na hindi niya alam kung para saan. Mahal, ako na magbubukas niyan. Presenta pa ni Nick pero umiling siya. Bumungad sa kanya ang isang itinuping lumang papel nang tuluyang mabuksan iyon. What's that, Jess? Sambit pa ni Nick sabay silip sa hawak niya. Nanginginig niyang binasa iyon hanggang sa sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Anak, patawad kung naglihim kami sa'yo. Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi ka namin minahal. Mahal na mahal ka namin, Jessa. At alam mo yon. Tumigil muna siya sa pagbabasa. Tsaka inisang-isang pasadahan ng tingin ang mga kasama niya sa sala. Naguguluhan siya kung ano ang pinupunto ng mommy niya sa sulat. Ang totoo niyan, hindi ako ang tunay mong mommy. Dahil magkapatid tayo, ikaw ang pinakamamahal kong bunsong kapatid. Namatay sa sunog ang mga magulang natin. Isang buwan ka pa lang noon mula ipanganak. Dahil tayo na lang dalawa ang naiwang magkapamilya, ako ang umako ng lahat. Hindi ako sumuko sa laban ng mga panahong gumagapang na ako sa hirap. Dahil iniisip kita, Jessa.
Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Hanggang sa nagkakilala kami ni Joselito at inako ang responsibilidad na naiwan ng mga magulang natin. Napanganga si Jessa habang walang patid ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Maging si Manang Celia at ang asawa ay tila hindi makapaniwala sa malaking rebelasyong nasaksihan ng mga oras na iyon. Kung magkapatid lang kayo ni Ma'am Helen, bakit hindi sila nagkaanak mag-asawa? Takang tanong ni Manang Celia. Tapusin mo, mahal. Utos sa kanya ni Nick. Hindi kami sinuwerte na magkaroon ng anak dahil baog ang dad mo. Kaya sa kagustuhan naming magkaanak ay inako ka na lang namin bilang anak naming dalawa. Sana mapatawad mo ako kung nagawa kong maglihim sa'yo. Tandaan mo, kahit hindi ako ang mommy mo, tinuring kita bilang kapatid at anak ko. Napakaswerte ko, mahal! Hagulgol ni Jessa habang niyakap ang asawa. Oo nga po, ate ganda. Ang swerte niyo kasi may tenay po kayo. Sabat ni Tikboy. Kanina pa pala ito nakikinig sa likuran nila. Anong tenay? Takang tanong ni Manang Celia. Ate at nanay, in short, tenay. Nakakamot nitong tugon na ikinatawa ng lahat. Napangiti si Jessa. Maswerte nga siya dahil biniyayaan siya ng mga taong sobrang napakabait. Dalangin niya kung nasaan man ang mga magulang at itinuturing ng mga magulang ngayon ay sana masaya sila kapiling ang Panginoon. Pinasadahan ni Jessa ng tingin ng mga taong nasa harap niya. Malawak ang ngiting iginawad nito sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay niya, laking pasalamat niya sa Diyos dahil kasama niya sa laban ang mga taong mahal niya sa buhay. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out to Arlene Sabalande from Davao de Oro, Rachel Ranges from Pangasinan, Alice Sahulga from Canada. Hello din to Christine Datul ng Solana, Cagayan, Rose Bulacito from Payatas, Quezon City, Mirna Amosco from Dolores Eastern Samar, Miss Fofa ng Hong Kong, at Annabelle Tumines from Hong Kong. Hanggang sa muli po, ingat!